Then, anuhan natin one more time ng ano. Ano ba ito? Eyeshadow ba ito? Yan po. Mayroon ako mga eyeshadow nun. Tinapon ko na kasi eh. Matagal na yun. Bibili na lang po tayo ng bago. Yan po. Tapos na yung makeup ng mata ni Grandma. Then, magli-lipstick po tayo. Ito. Ganyan po yan, oh. Yan. Ganyan. Tapos na yung lipstick natin. Bigay din ito ng anak. Yan. Matagal-tagal ko rin ito na, oh. Naanit kaya. Ginagamit. Ganyan po. Yan po. Si Grandma. Natapos na mag-makeup. Ito po. Baby powder. Maglagay tayo ng baby powder. Saan natin lagay ang ano? Pink ang baby powder na ito. Pants pala yan kaya. Saan natin lagay diyan? Pumuti ng ano, damit ni Grandma. Pumuti na po. Ayan. Saan maglagay-lagay ng baby powder? Po. Tapos, yan po yung outcome ng ano ni Grandma. Makeup. Okay lang ba yan? Makeup ko. Yan po yung pang-araw-araw. Minsan pag lumalabas ako, ganyan po. Then, ang sunod natin gagawin ay mag-ayos ng buhok. Kaya lang nawawala yung ano ko. Yung hair lotion ko. Hindi na lang mag-hair lotion. Kasi wala. Hindi ko makita saan napunta yung hair lotion ni Grandma. Ganyan na po. Kahabang buhok ni Grandma. Kasi pag ipapa-exam ko ito, kasi ano ito siya, it's a kinky hair. So, in-straight ko yan palagi. Kasi in Korea, once na ano, at mag-asawa ka, ma-exam ang buhok. Minsan kinichismis ako ng kapitbahay ko. Sabi nila, hindi ako nagpapahaba ng ganyan na buhok. Kasi yung nagpapahaba ng buhok, yung mga kabataan, yung mga dalaga. Tapos pag hanggang 40, kung gusto mo hanggang 50, pero pag grandma ka na, maiksi na, magpapakulot ko na ng buhok. Kaya lang di ko maipaiksiya ng buhok ko, hindi ko rin mapakulot. Ay, hindi rin kasi kulot na siya eh. In-straight ko lang yan. Pag ipapakulot ko naman ito na maiksi or paputulan ko, umanis yan, nagpa-flying-flying yan siya. Kaya, nagpapahaba ng buhok si Grandma. Para mabig, kung nasa bahay, ako mabigkis ko siya. Ganyan lang po. Kaya yung, kasi parang uniform yung mga ano dito eh, sa Korea. Yung uniform yung mga buhok nila. Pag once na ano ka na, may asawa ka na, magpa-iksi ka na ng buhok hanggang dyan. Medyo kung matanda-tanda na, magpaputol ka na ng maiksi. Yung magkulot-kulot yung mga grandma dito talaga na ano, kasi 70 years old na si grandma ngayon. Kagaya ng edad ko, magpa-iksi na yan, pakulot-kulot na rin ng buhok si grandma. Kasi kinky yan. Hindi ko yun mapaiksi ang buhok ko kasi ano. So, yan lang gusto ko lang talaga. Ganyan po. Hindi naman sa ano, para ganyan lang yung buhok ni grandma. Pero, lumalabas na maraming puti. Kasi may part-time ako minsan napapansin yan ng mga ano ko. Mayroon akong turo-turo ng English ng county dyan. Minsan yung mga estudyante napapansin nila yung buhok ko. Sabi nila, teacher,
You have a lot of white hair, sabi nila. Kaya nagpapatina na ako kahit na allergy ako para may tago yung mga puti. Hindi na sana ako magpatina kasi allergy kailangan sa trabaho. Pwede naman mag-sacrifice ako na hindi pa po. Subukan ko kaya hindi magpatina, no? Yan, ganyan lang po si Grand Manita. Yan. Tapos na po nag-makeup si Grand Manita. Tangkilikin po ninyo. Unatin si Grand Manita. In South Korea, please subscribe, like, share, and select the bell button para kung and select all my all doon. Then, pag na-select na yung all, ma-anohan kayo ng notification kung may bago kong upload. Yan po si Grand Manita. Bumabati ng magandang umaga sa inyong lahat. Good morning po. Bye-bye. Natapos na ng makeup si Grandma. Natapos na rin siyang kumain ng lunch. Ang sunod na project ay pagbibigkis ng balikbayan. Pero bisitahin muna natin ang ating tanim. Yan na po. Yung mga tanim natin may ampalayan. No? Pinapaano ko siya. A letting it climb. Paghaba yan kung saan yan makarating. Yan po, update ng malunggay ko. Yan. Yung alugbati ko na ano. Yan po. Yung malaki na siya. Kinunan ko yan na ng dahon. Ginulay ko. Yan. Yan po. Yung niyog-niyog ko. Niyog ba yan? Yung punuan ng malunggay, hopefully by next year lalaki na yung punuan nito. Yan po. Saka dito yung mga sili ko, hinog na kinuha ko yung hinog na sili kahapon, nilagay ko sa ginatang kalabasa. Yan po. Yan. Yan, may bago akong tanim na ano ba yan, alugbati. Yan o, tinanim ko kahapon. Yan na yung mga ano ko, kamuti. Hindi nang ginulayan ko na po yan, yung kamuti na yan. Yan. Yan din o, kamuti. Pwede na yan kunan ng down next time. Yan, mayroon pa dyan o. Yan po. Ito yung sunod na project ko ngayong araw. Bibigkisin natin yan para ipadala na yan sa Pinas. Tatawagin ko na bukas yung ano, yung magkukuha nito. Yan. Anuhan ko dito ng tape. Meron akong tape na dalawa. Mali yata itong tape na nabili ko. Sabi ko yung yellow. Ito na binigay nung ano, tindahan. Anyway, I will try. Bibigkisin po natin ito. Yan. Yan po. Ang update ng gagawin ko ngayong araw. At ang sunod pagkatapos nito, maano ko ang box. Maglilinis po tayo ng bahay. Yan po. Ngayon po ay magbibigkis tayo ng balikbayan box. Ito po. Bibigkisin natin. Ang kailangan natin ay tape. At saka ito. Pangputol blade. Ito po blade. So, magsimula na po tayong mag-tape ng, pareho din pala yun, mag-tape tayo ng box para makapagala na natin ito sa kapina. So, ito po. Simulan natin. Paano ba ito? Ay, buti pala ito. Or ano pala ito, tape?
ito yung hindi transparent. Ano ba ito? Kasaraduhan na lang. Bili ako lang yung hindi transparent na ano na tape. Ano ba ito? Wow, wish man si grandma. Yan. Ito oh. Masyado akong pinawisan, maka-aircon nga, sandali. Dapat magamit ito. Dumating kasi yung mentor ko, kaya naputol yung pag-ano ko. Pero tinulungan naman niya ako. Yung bigkis nitong ano box. Kaya pagpatuloy po natin ang pagbibigkis. Yan po. Dyan po nagtatapos ang pag-ano ni grandma. Anuhin ko ito. I-round ko yung tape. Hanggang dito. Bibili pa ako ng tape. Yan po. Sisilip-silip si grandma. Ano ba ito? Tapos na po. Po, nasarado na po. Ready to go na.